Pinagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Kahapon po sa ating banal ebanghelyo ay nagpakita ang Panginoon ng unang kanyang himala ngayon sa ating banal na kasulatan. At ang himala pong iyon ay ang pagpaparami po ng tinapay. Ngayon na naman another miracle of the Lord, Jesus walking on the water. Kaya po makikita po natin sa napakaraming mga pangyayari ang mga disipulo po ay nanatili pong hindi naintindihan. At sabi nga sa banal na ebanghelyo, hindi abot ng isip ang mga pangyayari. Siguro po hindi pa nila masyadong kilala ang Panginoon at hindi pa nila lubusang tinatanggap ang katotohanan na siya ang Mesiyas. At nakapagtataka po ang Panginoon dito sa ating banal na ebanghelyo, pinaalis po niya ang mga disipulo, pinayaon niya ang mga tao, dinisperse niya ang mga tao pagkatapos niyang na gumawa ng himala. Siguro you can just imagine, nakagulo ang mga tao, pero bakit niya pinalayas? Ang sagot po ay na kay San Juan. Sabi po sa account ni San Juan, ay iniwasan ng Panginoon yung masyado bang energy ng mga tao, na nang tuwa ng tao, na adrenaline rush, gusto siyang gawing hari. Ayaw ng Panginoon yun. Sabagat masisira ang magandang plano ng Ama na siya ay mabayubay sa krus, na siya ay ialay ang kanyang buhay para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Kaya naman, dinisperse ng Panginoon. At ano po ang makukuha natin sa banal na ebanghelyo? Una po, the value of balance and constraint. The Lord balanced His work and His prayer. The Lord balanced His public and private times. The Lord balanced His working hours and praying hours. Kailangan pala, we strike the balance between the two. Ito po ay naranasan ko bilang healing priest. Ako po yung paring hindi marunong humindi sa mga imbitasyon nung unang panahon. Na hanggat kaya ko pupuntahan ko, hanggat kaya ko mimisahan ko, pero meron po palang limitasyon ang aking lakas sapagkat ako po yung nagkakasakit din at kailangan ko rin pong magpahinga. Salamat po kay COVID-19, natuto po akong magpahinga at na nabigyan ako ng oras, ng maraming oras na magdasal, magnilay, makaniig ang Panginoon. Na nitong mga nakaraang buhay ko, masyado akong active na active sa aking ministry of healing. Yung pala, mas kailangan ko rin na I need to balance between my prayer and also my word. Ang sarap po. At sabi ko, hindi ko may pagpapalit itong nararanasan kong kaligayahan, laritigit, balanse ang buhay. Yun po ang ginawa ng Panginoon. Pangalawa, the value of wisdom. Ang dami na pong events na nangyari sa mga disipulo, pero hindi pa rin nila maunawaan ang maraming mga bagay. Yung paglalakad ng tubig ng Panginoon, hindi pa rin nila naintindihan. Nanggilala sila, pero hanggang doon lang sila sa panggigilalas. At hindi nila naintindihan, si Jesus ay nagpahayag ng kanyang pagiging Mesiyas at pagiging anak ng Diyos. Kaya naman, ano po ba ang mensaheng nakapalaman doon? Na hindi ho masyadong detalyado kay San Marcos pagkatapos na lumakad ang Panginoon sa tubig. Anong nangyari? Isa lang po yung mensahe na kapag kasama natin si Jesus, ang bagyo'y mawawala. Mapapanatag ang kapaligiran. The unbearable will become bearable. The impossible will become possible. And the greatest storm will be calmed by the Lord. Kaya naman ang sinabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, ako ito. Kalma lang kayo. I am with you. Sa buhay po natin, marami pong mga alon tayong nararanasan. Marami pong mga problema ng ating nararanasan. Bagyo. Pero huwag po tayong matakot. So long as God is with us, anumang bagyo, mapapagtagumpayan natin. Anumang dilubyo, ay kaya nating lampasan. With Jesus, there is healing, there is calmness, there is peace, there is joy, there is happiness. Amen.